Ngayong episode, mamotorin naman natin ang isa sa pinaka-underrated na lugar na may malaboracay na beach at matatagpuan sa halos dulo na ng Pilipinas. Saan pa nga ba? Tara sa pagudpod! Dito tayo sa tinatawag nila na Batanes of the North. Mula La Union, magmamotor tayo ng halos 4 to 5 hours para marating ang pagudpod. Medyo hindi naging maganda ang unang araw namin dito dahil sa hindi naasahan, bigla na lang sumama ang panahon. Pero kinabukasan, dito na balikan natin ang Patapat Viaduct na nagdudugtong mula sa pagudpod papuntang Cagayan Valley. Natikman ulit ang napakalinamnam na scramble at kumain na empanada habang tanawang beach. Nag-swimming na din kami ni Babe sa South Beach na isa sa paborito kong beach dahil sa napakaputing buhangin na taglay nito at napakalinis na tubig. Kaya, huwag kayong bibitaw. Let's go to Pagudpod! Pagudpod! Ang lakas ng hangin dito! Tarik! Lakas dito! Alright, good morning guys. So makita nyo, nakaano na kami. Full gear na kami. Ayan si Babe. Namin dala. So guys, kami ng gamit. Hi everyone! Dala namin mga gamit namin. So gas-gaso na kami. Ayusin na namin yung motor. Tapos, direct na tayo ng pagudpod. So mahababang biyahe ulit. Alright, let's go. Namin natin dala guys. So 5 a.m. na. 5 a.m. na dito sa La Union. Alright mga birds, we are ready to go. Ready ka na ba sa isang mahabang ride ulit? Are you ready? Wala na akong magpagas, wala na akong gas. Ito 600 meters, Petron. Pagas muna tayo at wala tayong gasolina. 1 bar na lang oh. Tamo lahat, naka-vest. No? Walang hindi naka-vest. So, pagpupunta kayo dito ng La Union, Pailocos, basta between 6 p.m. to 6 a.m. dapat lagi kayo naka-vest para hindi kayo maano, masita, mahuli. Lahat dito naka-vest, pati tricycle driver kailangan naka-vest. Ayun, sarado. Gas, gas, gas. Close, 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 puro close. Okay, 3 minutes, Shell. Ito, pwede na siguro to. Ano to? Ah, clean fuel, pwede na to. Ah, bukas to. Ayoko nang i-risk yung Shell mamaya, sarado rin eh. Premium boss. Full tank. Jaforms ah. Jaforms. Okay, thank you. Are you ready to pagudpod? Tagal na huling punta mo ng pagudpod ah. Kailan pa? Ako unang nakapunta ng pagudpod. Kaya nga eh, una ka nakapunta tapos sumunod ako eh. Pero hindi tayo magkasama. Kailan pa yun, huling mong pagudpod? Ano yata, 2022? Thank you. Ang aligaga eh. So pupunta tayo doon sa kabasaan guys. Kusan kami nagstay dati ng Budol Bros. Doon pa rin kami magta-transient no? Yung tapat lang na South Beach. Tapos yun, South Beach. Siguro pagdating mamaya magano na ba tayo, Patapat Bridge kagad no? Para isang pagura na lang. Magpatapat Bridge na rin kagad kami. After nun, Patapat Bridge. Yun, ikot-ikot na lang doon sa pagudpod. Tapos bukas, chill na lang kami. Ligo kami sa South Beach. Alright, alright. Ganda ng umaga. Good morning mga idol. So 5 hours ang total na biyahe natin mula La Union papuntang pagudpod. Mahaba-haba. Pero mga goods naman, wala natin siguro tayo magdadaan ng mga traffic. Sana. Ito, masarap sa biyahe yung pagudpod mga ports. Puro dara-diretso na lang to. Napakaganda ng kalsada, tas maluwag. Puro ganito na lang madadaanan natin. Pero baka medyo matraffic lang tayo sa bayan ng Ilocos Norte tsaka Ilocos Sur. Sarap ng biyahe. Ano nakakatakot dito, tutulin na ng mga sasakyan. Woohoo! Grabe. Oo, dara-diretso lang to, gandun. Balawan na tayo guys. Welcome to Balawan. Woo! Touchdown. Grabe oh.
Woo! Tignan mo, foggy dun, oh. Eh, pasok na tayo ng Ilocos Sur, mga ports. Welcome to the heritage province of Ilocos Sur. Alright. Isa mo, kumain muna tayo dito, lugaw man lang. Pagkatas nila. Alright, mga ports, touchdown sa Ilocos Sur. Ito dito. Ang Ilocos Sur ay lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos ng Luzon. Kilala ang lugar na ito sa mayamang kasaysayan, makulay na kultura, at kamanghamanghang natural na kagandahan. Sa pag-apak mo papasok ng Ilocos Sur, para kang pumasok sa isang mundo kung saan magkasamang nabubuhay ang nakaraan at ang kasalukuyan. Ang Ilocos Sur ay hindi lang isang lugar sa mapa ng Pilipinas, kundi isa itong living testament o patotoo sa katatagan at pagiging malikhain ng mga Ilocano. Kahit nakailang balik na ako ng Ilocos, palagi pa din ako humihinto sa arko na to. Para bang laging achievement sa akin na makarating sa lugar na to. Ito din kasi talaga yung kaligayahan namin mga rider. Hindi man namin maikot lahat ng lugar, basta makapag-picture sa arko ng bawat bayan at lalawigan, e ayos na sa akin. So, touchdown. Dito na kami sa arko ng Ilocos Sur. Mabasok na kami ng Ilocos. So, dami rin mga nakatambay na ngayon. And, siyempre, ito yung favorite tambayan ko lagi kapag guminto ako rito sa arko. Ayan, itong tindahan na to. Diyan din kami tumambay nila Maclin nun eh. Tsaka nila Saxon Wheels. Ayan, ayan si Babe. Okay, almasal lang kami. So, si Babe, ano to natin to? Mango. Tsaka noodles. Tapos, mukha kami dalawa nila ng itlog. Here's your... hot chocolate. Sir, may gusto pa ba kayo? Wala na, wala. Baka ako, sir. Gusto na, sir. Babe, wala na yung letter A ko. Kaya natanggal to. Tapos tanggal na yung letter A ng ADV ko. Ngayon ko lang napansin, oh. Ngayon, oh. Wala na siya. DB na lang. DB 160 na lang siya. DB na lang? DB 160 na lang. Hindi na ADV. Wow, ano. Let's go. Layo-layo pa guys, oh. 4 hours and 20 minutes. 11:30 na kami makakadating ng pagodpod. Tanghali na. Let's go. Ilocos Sur. Welcome to Santa Cruz. Santa Cruz na tayo. Woo! Mati pa. Hindi ko alam kung dito. Ay, dito ata kami dumaan nila mga kakulina. Yan, dito tayo sa Candon Diversion. Bypass road to. Ay, dito mo kami dumaan nun. Magising lang yung diwa. Ay, lahat gagawin eh. Haba eh, oh. Grabe, mga ports, oh. Dagat na. Woo! Ito, oh. Panis. Alright. Uy, ganda ng beach dyan, ah. Ay, Narvacan na tayo, mga ports. Welcome to Narvacan. Woo! Woo! Ilocos! It's good to be back! Woo! Ganda oh! Yun lang. Ganda. Ito yung naputol na tulay, babe. Sa dulo. Oo, oh, yan na yun. Oh. Yan na yun yung putol na tulay. Oh. Nung binagyo. Diba? Alright. Ganda. Yan. Tapos wala na yung ano. Ayan yung ano eh, diba? I love Ilocos. Wala na, oh, putol na. Ibig sabihin, umamaw yan. Ito ang Old Quirino Bridge, o kilala din sa tawag na Banawang Bridge, na iconic na tulay dito sa Ilocos Sur. At isa ito sa mga hindi nakaligtas dahil sa matinding hagupit ng Bagyong Egay. Dahil sa walang tigil na malakas na pag-ulan, umapaw ang Abra River na nagresulta ng napakalakas na pag-agos ng tubig kung saan tinangay at nawasak ang gitnang bahagi ng tulay. Pagamat nawasak at hindi na madadaanan pa, isa pa din ang tulay na to na may malalim na kasaysayan dahil sa pagkakagawa nito noong unang panahon gamit ang mga likas na gawa-gawang materyales.
Di na siguro. Ayun, pwede. Ay, tabi tayo sa gilid, oh. Ito na tayo. Welcome to Ilocos Norte. Alright. Selfie na lang tayo para mabilis. Malayo-layo pa tayo. Ha? O, oh, diba? 1, 2, 3. Yep. Alright, 2 hours pa mula rito sa Ilocos Norte Arch. Ayun, Lawag City na tayo. Welcome to Lawag City. Grabe, ngayon pala tayo nakarating ng Lawag. Ilocos Norte Capital. Ganda nung ano nila, parang White House eh. Paktay tayo dyan mga ports, maumulan. Umabon na, malakas ang hangin, babe. Tignan mo, ang labo na dun oh. Malakas walang dun sa harap. Paktay tayo dyan. Taktang tinatangay ng hangin yung motor ko. Gumigilid talaga. Ngayon oh, labo oh. Paktay tayo, wala tayo sisiluman dito. Mahabon na, ayun tinan mo doon oh. Malakas walang doon oh. Mahabon na nga. Medyo tikit tayo rito sa gilid. Lakas ng hangin. Tinatangay yung motor eh. Okay, so medyo pumangit yung panahon mga ports. Biglang umulan dito sa may pagudpud. Ay, wala pa tayong pagudpud. Actually, papunta pa lang. Pero parang maulan daw talaga sa pagudpud sa ano sa ngayon. Pero dun sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, napakainit eh. Mga ports, ayoko may naririnig pa kayo pero sobrang lakas ng hangin. Takte, tinatangay talaga yung motor. Nililipat ako sa kabilang lane eh. Sobrang lakas eh. Nasabay tayo sa samahan ng panahon. Ako, lumalakas na yung ulan. Malakas alon ngayon. Grabe mga ports. Malakas alon dito. Bang. No choice eh. Basa na rin tayo. Eh di dara-diretso na. Maganda makarating na tayo ng transient. Maraming kapagpahinga. Yun no, kapurpurawan. Rock formation na tayo ni. Lakas ng mga ikot ng windmill ngayon. Lakas kasi ng hangin. Bang! Ilocos! Woo! Ganda. Eto, Bangi na tayo. Papasok tayo ng Bangi. Alright, welcome to Bangi. Touchdown! Woo! Kami mga upwards, sama ng panahon sa pagod-put. Tinan nyo, kaninang init-init ng biyahe natin. Ba't nagkaganito? Natsambahan lang tayo. Or baka may bala talaga sa puwet. Wait mga ports, tigil mo na tayo. Lakas na ulan, biglang bumuhusa talaga ng tuluyan. Awit. Awit, awit, awit. San? Ito mo na tayo dun. Yun na, biglang bumuhos guys. Diretso na sana kami, kaya ako nag-video kasi alis na dapat kami. Kaya na sana sugurin. Ang lumakas na naman, oh. Ayan, oh. Haba ng binayan namin, sabay umulan lang pala rito. Pahinto-hinto, oh. Minto na naman, oh. Ay, mina na naman. Okay, kita-kits tayo mamaya sa may kabasaan doon tayo mag-stay ulit. Yung pinag-stayan natin ng Budol Bros. Ay, naka, tara na, gusto ko na magpahinga. Yeah, mga port, sumugod na kami, no choice. Dahil mukhang hindi pa... Mukhang hindi titila ito agad-agad eh. Actually yung ulan, pabugso-bugso, nawawala, biglang bubuhos, nawawala. Panay ganun eh. So ito na, dito tayo sa arko ng pagod-pod. Yan. Woohoo! Kahit umuulan, G lang. Alright. Pagod-pod. Let's go. Touchdown. Hindi na tayo into dyan. Diretso na natin. Balikan na lang natin yan bukas. Kung medyo maaraw-araw bukas. Check naman namin sa weather, bukas dapat maaraw eh. Actually dapat ngayon din maaraw eh, bigla na lang umulan eh. Sana umaraw-araw bukas para matuloy naman yung mga plano namin. Nadaling ko sana si Babe sa Patapat Bridge ngayon. Kaso kung ganito panahon eh wala, mukhang malabo. Kung sa ano lang kami, antayin lang kami sa transient. Alright, oh maganda talaga rito. Grabe, ganda ano, tas ang lawak. Lakas ang hangin, ang lamig.
Alright, dito tayo, Burayok. Ito pala yung pangalan ng lugar. Ito na yun, lapit na. Lapit na tayo sa transient natin, guys. So let's hope tomorrow maayos at uy, daming ibon, no? Ayan, welcome to Saud. Saud na tayo. Yan yung Saud Beach eh. Ito yung kabasaan. Ito pala yung motor ni Bossing eh. Ay, boss! Oh, lakas sa ulan! Sampa ko na lang dito, ano? Ito, okay na dito. Mahina na yung ulan. Dito bumuhos. Oo. Saan? Kasi yung napanood ko sa huling video mo, dumaan pa kayo. Ah, hindi, dito na. Alam ko na eh. Alam ko na. Alam ko na. Oo, pero nakapunta na ako ng pagudbod. Pero hindi siya kasama. Magkahiwalay kami nagpagudbod eh. Madam, naalala ko si madam yung nagpicture sa amin. Wala ako nito. Wala ako sa ulo. Wala ako sa ulo. Wala sa ulo. Kaya nga, si sir, hindi ko maalala kasi hindi ko siya naalala. Wala ako noon, sir. Napanood ko lang yung ano, yung nung nakita ko yung sticker, sinerge ko sa... Ah! Ako lang yung mag-sensor nun, sir. Oo nga po. Kasi yung unang video mo, sir, yung bata nun. Yung unang napanood ko na video mo, yung bata yung... Nagtatanong sa mga motor-motor ba? Yung ano, si Naomi. Ay, pa-shoutout po. Anong pangalan ng ano nila? Kabasaan. Kabasaan Transient House. Wala na po yung eatery natin, sir. Ayun dito? Close na po. Close na. Kaya mo na tayo sa mga motor. Dinamin tayong i-occupy. Ito kami kumain ng dati. Maganda sila, oy. Thank you po. Kaso ano, luti yung mga ito ka natin. Ay, oo, sir. Baka din nyo pa nakita itong mga dilindi. Ano to, sir? Ano ba yan natin? Hindi ko alam sa Tagalog yun. Dilinding na alokon sa tao na. Sarap, baka masarap. Kain tayo, tara. Kumain na po kayo? Sila na po kumain, di na kayo naantay sa ay, tara po, kain na tayo. Sir, kaya na? Oo, kaya na. Kaya naman, sir. Sige lang. Sana, bukas, maaaraw niyo. Kanina na mga ganang ito. Kanina lang talaga, no? Talagang ano lang. Chamba lang, sir, no? Opo. Na-chambaan lang namin yung biglang umulat. Mga ports. Dumating na tayo dito sa Kabasaan Transient House kung saan dati tayo nagstay nung first time ko makapunta ng pagudbod. Ito yung napili namin na transient dahil tapat na tapat lang talaga nito yung Saud Beach, kaya di ka naman mong problema sa pagpunta. Hindi ko inaasahan na magiging mainit ang pagsalubong nila sa atin dito. Kaya masaya talaga kami ni Babe na sila yung makakasama namin sa ilang araw na stay namin dito sa pagudbod. If balak nyo bisitahin tong Saud Beach, message lang kayo sa Kabasaan Transient House sa kanilang FB page. At for sure, magiging okay ang stay nyo dito. Ang dami ng sticker, oh. Sorry, do. Tapos may si Hammerman, One Garage, Bilane. Nati, ako lang nandito dito, yo. Oh, Upward stock nandito dito natin. Dinadayo na rin talaga, sir, no? Ay, ligpit na namin, sir. Ay, oh, sir. Thank you. Dinati, sir, kung kasya sa'yo. Kung kakasya, sa akin na rin. XL. Kasi body fit ako. Ah, sir, kunin natin yung kasha. Kahit large ito, pwede, sir. Kasi gusto ko yung mga... Ay, sakto-sakto! Sakto-sakto. Sana! Ay, sakto lang pala. Malaki pa nga eh. Malaki pa. Thank you. Ay, sir, salamat. Madam, next time. Next time na yung kayo, ma'am. Kasi hindi tayo nakapagdala. Kasi wala na. Isa lang talaga yung sobra ko.
tatago ko to. Pag Sunday rides ka. Nag-ra-ride pag Sunday. Wow. May iwan na ako. So, ano nag-ra-ride dito, sir? Dito lang din. Sabi kami dyan sa ano, sir? Dyan sa straight na daan. Kung nadaanan. May grupo dito, sir. Ay, yung mahabang ano, mahabang kalsada diyan. Yung mga maraming nagdo-drag doon. Oo. Amo na tayo dito. Ah, ginagawa ba ano doon? Oo. Nagwa yung mga nagda-drag race doon. Mga pulis doon, kaya ako lang masyadong tumatak. Alam na kasi nila sir, kaya ayo. Yo, what's up mga ports? So, dito na kami sa room namin dito sa Transient. So, hindi na kasi ako masyado nakapag-vlog kanina mga ports kasi medyo nahiyaan na rin ako. Kasi hindi namin ina-expect. So, bali nagbook kami rito sa kabasaan, Transient House. Kasi dito naman talaga ako usually nagbubook. Actually, first time. Pangalawa na to. Kasi no, second time nga pala, hindi kami dito natulog. No? So, pangalawang beses. And kilala na rin naman kasi tayo nung owner dito. Dahil nga... Yung nakita nyo kanina. Oo, yung nakita nyo kanina, si Sir Willie. Siya yung may-ari na tong Transient. Itong side na tong Transient. Kasi yung kabilang side sa tatay niya naman. Yun, wala, hindi ko lang in-expect na maganda pa sila para sa atin, no? Kasi nakita, nalaman niya nga na pupunta tayo ulit dito, babalik tayo. Eh, yun, naganda lang siya ng pagkain para sa atin. Parang pasasalamat lang kasi na-feature natin yung itong lugar nila before. Nung unang first time natin nagpunta rito sa Pagod Pod. Tsaka sa South Beach, which is sobrang ganda naman kasi talaga. Deserve. Diba? Sobrang ganda ng lugar dito. Kaso nga lang, mga ports, ang goal talaga namin pagdating dito is maliligo. No? Maliligo dapat kami. Kaso nga lang, magdating namin dito sa Pagod Pod. Eto. Ay, naku. Ngayon lang daw to. Ngayon lang. Umulan, mga boss. Ngayong araw lang. Kasi kahapon, which is nasa La Union kami, sobrang init daw dito. Tapos ngayon, pumunta kami, biglang ganyan. As in, umuulan, mga boss. So... wala, malas. O, usually daw maganda talaga ang weather. O, usually mainit talaga rito eh. So, wala. Mga boys, yung plano natin medyo cancelled. Kasi balak talaga namin dapat ni babies. Pagdating namin dito, papahinga lang kami saglit. Tapos, either maliligo kami sa beach or sa South Beach, sa tapat. Tapat lang na itong Transient mga boys sa South Beach. Yan lang talaga, sa harap lang. Or, pupunta kami ng Patapat Bridge. Dadaling ko si babe para makita niya kasi hindi pa siya nakapunta ng Patapat. Nakapagpagudpud na siya, pero di pa siya nakakapag... experience dito sa South Beach at sa Patapat Bridge. Yun dapat yung plano today. Kaso, wala. Wala mga ports. Negative. Pero, nag-check kami ng weather. Maaraw na dapat bukas. So, 6 a.m. pa lang maaraw na. So, talagang ngayon lang, bigla lang talaga umulan ngayon. Talagang natsambahan lang. So, ang mangyayari, uuwi na muna kami. Balik so, na lang kami tomorrow. Another 14 hours na ride. Ganon tayo kalakas. So, uwi mo na kami ha. Balikan. Bye! Yun lang ang video sa atin. Bye! Uy, ito tinapos. Ang gagawin na lang natin ngayon, since dito lang tayo sa Transient, is libot ko na lang kayo. Pakita natin sa inyo itong pinag-istaya namin. So, para kung sakaling gusto nyo bisitahin yung Pagod Pod, gusto nyo maligo sa South Beach, eh, ito na yung Transient na puntahan nyo. Kasi naman, bakit hindi? Tapat na tapat lang ng South Beach. Diba, dudungaw lang kayo sa South Beach na yan. Diba, hakbang lang. Ngayon lang, oh. Sa dalawa. Ayan, sa South Beach na yan. So, yan din yung entrance sa South Beach. Before, kung naalala nyo, nagpunta kami ng Poodle Bros dito. Ang dami niya, ang daming rooms. Ayan, ang daming rooms. Parang sabi kasi ni... Sabi ni Kuya Will. Sabi ni Kuya Willie, ano daw eh. Parang 8 rooms daw. So, ito, mga puro pang groups to. Puro pang groups yung room na yan. Pero hindi ko na mapakita sa inyo kasi nakalaki. Ang maximum daw na kasha doon is... 18 packs mga ports. Isang room, 18 packs. So, kung family na, dalawang family kayo, gusto nyo, sama-sama kayo, yun. Pwede. Tapos yung dating binook namin ng Boodle Bros is sa isang room, parang tatlong double deck na beds. So, parang anim, kasha kayo. Ito yun, dito. Yan nga pala, sa bawat rooms, may terrace dito. Tapos sa bawat tapat ng rooms, meron kayong mga lamesa. So, hindi kayo mamamroblema. Gusto nyo kumain, gusto nyo mag-inom, gusto nyo magsaya. Pwede kayo rito sa terrace, nakapweso. Tapos, tanaw lang kayo sa beach. Ang lakas ng alo, no? Hindi pwede, babe. Hindi pwede. Kanina, okay. Dapat tatry namin sana maligo ni babe kahit umuulan. Kasi masarap ng maligo kahit umuulan eh. Kaso, lakas pa na ng alo. So, wala. No choice. Mag-antay tayo bukas. Tayo natin bukas, no? So, yan mga boys, wala, ganun talaga, ang buhay talaga, minsan, weather lang talaga, hindi sa lahat ng oras, swerte ka, hindi sa lahat ng oras, malas ka. At may mga times talaga na hindi mo maiiwasan yung maging swerte, hindi mo rin maiiwasan maging malas. Hindi naman malas, pero
syempre yung mga bagay na hindi maganda na mangyayari sa buhay mo, which is dapat matanggapin at dapat mong harapin. And hopefully, sa sunod na araw, balay mo bukas, kinabukasan, wala na yung problema na yun, okay na lahat. Ganun lang. Parang weather, lumilipas lang yan. Ganun lang ang buhay. Kaya, kahit ganito, think positive lang tayo, sana bukas, okay na yung panahon. Tsaka hindi lahat na ayon sa gusto mo. May mga bagay din na after nun, may much better pala na mangyayari, di ba? Alay mo, mamaya, ay tomorrow, mas maganda pa dito yung view natin, di ba? Kaya, claim it guys, tomorrow. Hmm. Tsaka isipin nyo, blessing to. Blessing to. Blessing sa atin to. Kaya, kita kits tayo. Bukas siguro mga boys, second day ngayon, papahinga na lang muna kami ni babe. Dapat talaga ngayong araw pagkakasyay namin lahat, ngayong araw gagawin namin para bukas pahinga. So mukhang no choice tayo, bukas tayo magagala, tapos at uwi rin tayo ng kinagabihan. Eh, itakits tayo bukas mga boys sa day 2 dito sa Pagod Pod. Malay mo, di ba? Mag-stay pala dito tayo 1 week. Huh? Yan pala ang blessing. Never yun. Okay, itakits na, itakits sabi bukas. Sabi mo na, mag-stay tayo 1 week. Wala nang pera. Okay. Pahinga muna kami, bye-bye! Yo, good morning, what's up mga ports? So ayan, gagising lang namin ni babe. Ito pala si babe. So, knockout pa. Bale, 5:53 AM na mga ports. 5:53 AM. So nag-alarm talaga kami ng mga around 5:30. Hopefully, maayos yung panahon. Tingnan natin. Kasi nag-check ako ng weather ngayon. Yan yung weather dapat today. So ngayon, 5, medyo madilim pa. Dapat by 6 AM, magliwanag na. Tsaka maaraw na dapat. So yun, silipin natin sa labas. Tingnan natin kung okay na yung panahon. Yun talaga yung pinagdadasal namin kahapon pa. Kasi kahapon, sobrang pangit talaga ng panahon pagdating namin eh. So, tara, silipin natin. Narinig niyo ba yun? Good sa umaga mga ports. Wait, ang ganda ng panahon, no? Yun, hindi na siya maulan. Hindi na siya maulan, pero malakas pa din yung hangin, tsaka malamig pa din. So, siguro dahil, ano pa lang eh, 5:40 pa lang. So, sana by 6 AM, medyo sumilip yung araw, mga ports. Mapag-ano tayo. Mapag-swimming tayo sa dagat. So, na, gusto kong masama si Bibi dyan sa dagat, makapag-swimming. Tapos mga before lunch, makapunta kami ang Patapat Bridge agad. Punta na namin agad kasi mamaya bandang hapon, may sumama na naman yung panahon. Kaya habang maaga pa, sulitin natin kaagad lahat itong mga dapat puntahan. Gusto ko talagang dalhin si Bibi sa Patapat Bridge kasi hindi niya pa napupuntahan yun. Grabe, ito yung gusto ko sa probinsya mga kurts. Tapos naririnig niyo yung mga manok. Igising sa inyo, hindi niyo na kailangan ng alarm clock. Sangyaman ngang may tuturing ng Pagudpod itong South Beach na may napakaganda at sobrang pinong buhangin. Ang karagatang ito ay parte ng West Philippine Sea, kaya napakalinaw at sobrang asul ng tubig kahit anong oras o panahon nyo to bisitahin. Isa pa sa nagpaganda ng lugar ay ang pila-pilang coconut palm trees sa dalampasigan na parabang paraiso at sa panaginip mo lang makikita. Pero ang talagang the best part dito ay walang masyadong tao na pumupunta sa beach, especially sa mga normal na araw. May kukumpara nga ito sa White Beach ng Boracay Island, pero ang estado ng South Beach ay kung ano ang Boracay noon. Ang pagkakaiba lang ay hindi commercialized dito, kaya ma-enjoy mo ang pure nature vibes. Alright mga birds, so ayan, ready na tayo. Nag-ikot lang muna kami bago maligo dito sa South Beach ni babe. So ayan, ikot tayo, punta tayo Patapat Bridge. Hoop! Ayan, sama natin si bro Willie. Ha? Ah, sige. Ayan, sama natin si Sir Willie, may-ari ng transit na tinutuloyan natin.
Ayan, naka R150. Ayan. Ayan. Nasamahan tayo ni Sir Willie sa ano, Batanes of the North, sir, no? Ayan. Sunod lang kami sa'yo, sir. Sunod kami sa'yo. Hindi, sir. Ako yung susunod sa inyo. Hindi ko alam dun eh. Sundan lang natin yung ano, para ma-maintain yung speed na. Hindi, para ma-picture ka sa vlog, sir. Una ka. Oo, sa likod kami. Kung ako yung mauna, sir, baka mabagal ako o kung nabibigay. Hindi, okay lang. Chill ride lang tayo, sir. Mga takbong 160. Wag lang 160, grabe naman. Bale, 30 papunta, 30 pabalik. Oo, 30 papunta. Hindi kami aabot dyan sa motor mo, sir, eh. Bye, liga, hama ka. Datayang Batanes of the North. Di ba namin nakikita yun ni Bebe? Madam! Wala po kami. Thank you. Ayan. Sir Willie, naka R150. Nasakto alam niya kung saan yung Batanes of the North. Yun yung hindi natin napuntahan dati. Nung nagpatapat tayo. So ngayon, masisilip na natin yun. Sa instant tour guide pa tayo. Sir Willie, nakakaya. Ay, dami. Kitang-kita yung windmill dito. Chill ride lang tayo. Chill ride. Ano to? Alta Vista, Ilocandia. Uy, grabe, kitang-kita yung mga windmill dito. Panis. Okay, dito pumasok tayo ng I Love Karispisan. So dito daw yung Batanes of the North. Ngayon lang mapupunta rito, mga ports. Mukhang ano ah, paakyat pala to. Ah, medyo ano pala rito. Parang twisties din pala. Then lamig, mga ports. Alas 9 ng umaga, napakalamig. Parang bagyo nga yung weather dito. Ano yung katabi namin, mga ports, habang nagmomotor, oh. Ayan, oh. Ang lalaki mga windmill sa gilid. Solid. Ah, may daan na rin pala rito, papuntang Patapat. Grabe, mga ports, napakalamig talaga. Tas harapan natin, ay, no, marami pang mga windmills. Ewan ko kung doon yung destination natin. Wala, sabi ni Sir Will, dire-diretso yun lang daw natin to, eh. Napuntang Batanes of the North. You know, dalaki windmills, oh. Ang lakas ng hangin dito. Ganda na ito, ah. Ngayon ako nadaan dito, sir. Ngayon ako nadaan dito. Kala ko dito kayo gumana. Hindi, umiikot nga kami. Meron pala rito. Meron dito kayo. Hindi kayo gumana dito. Lang. Hindi, hindi. Never. Doon tayo akyat, sir. Sa bundok ka. Ah, makakalapit tayo doon sa windmill? Ha? Malapit sa windmill yun? Oh, hindi. Oo. Oh. Pwede tayo pumasok sana, kaso hindi pa ako nakapasok yun. Ah. Tara, sir. Una ka naman, sir, para kita sa video. Ganda, ayop. Grabe. Oh, babe. Ang lakas ng hangin, sobra. Ay, grabe. Panalo to. Ay, grabe to. Woo. Hanip. Napakaganda, mga ports. Grabe yan. Ngayon ko lang nakita itong lugar na to. Sobra. Oy, grabe. Solid, mga ports. Nabira, ganda na itong spot na to. Yeah, mga ports, yung nakita nyo mga windmills kanina, yung view na yun, doon tayo aakyat. Bakit tayo ng bundok ngayon? Solid. Ay, no? Woo! Ay, grabe. Ang ganda. Solid ng view rito. Panalo to. Ba't ngayon lang natin to nadaanan? Dito na pala tayo, mga ports. Ang taas. Tama pa natin akitin to. Ucha, tarik ah. Ang tarik. Ay, grabe. Pambira. Ay, naku. Mas dito. Pambira na yan. Bakit ngayon lang natin ito nakita? Ay, grabe rito. Ganda.
Oo. Takti solid. Ah, napakaganda. Yo, yeah, mga Ports, dito tayo sa tinatawag nila na Batanes of the North ng Pagudpud. Ayan, tingnan nyo naman yung view sa likod natin. Puro windmill. Ayan yung motor namin, oh, tsaka motor ni Sir Will. Ito ang dagat, oh. Ayan, Sir Will, oh. Shoutout, sir. Ganda rito. Oh. Ayan, oh. Solid. Babe, madulas ka dyan, ha? Ganda. Kaso di tayo makakapagpalipad ng drone, mukhang malabo. Napakalakas ng hangin. Hindi kakayanin ang drone natin to. Sobra lakas, oh. Ito yung tinatawag nilang Little Batanes of the North dito sa Pagudpud. Ano ba naman? Mula kasi dito, makikita mo ang napakagandang tanawin ng dagat at mga burol na medyo may hawig sa Batanes. Bukod dun, sa likuran naman ay matatanong mo din ang mga naglalakihang mga windmill na pwede mong gawing backdrop kapag magpipicture o magbivideo ka. Kung mapapadaan ka sa South Beach, huwag mo din kalimutan dumaan dito. Sobrang enjoy ang view. Ayan, alis na kami ni Sir Willy. So mamaya sa kalsada, mag-iwalay na kami kasi kami dadiretso kami ng Patapat Bridge ni Babe para madala ko siya. Tapos siya, pauwi naman siya. Ang tarik, grabe. Okay. Ayun naman. Ah. Normal 'yan. Dumudulas, oh. Tarik. Tarik naman nun. Mga pigil hininga. Grabe mga boys, napakalapit natin sa windmill. Hindi na ako nakapag-drone dun sa taas kanina. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Takot ako mamaya bumaligtad yung drone natin. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, eh. Hindi ako kampante kapag ganyang sobrang lakas. Kaya doon na lang tayo sa Patapat Bridge. Grabe, laki. Sarap natin, guys. Oh, boom. Makatakot, babe, no? Ganda ng Ilocos. Akala natin yung pupuntahan natin ngayong araw, same lang nung mga pinuntahan natin dati. Pero ito, bago. Hindi natin na napuntahan tong area na to, eh. Oh my goodness. Ay, walang nakita ito. Oh. Ay, grabe naman view yan, oh. Hila-pila. Wala na, naubos na yung pa-record ko. Dito pa lang, hindi pa nakakaabot ng Patapat. Grabe, ganda. Dito ka naiwalay. Ah, sige. Okay, maya na lang ulit. Hey, sir, thank you, ah. Ingat, sir! Alright! Dito naman tayo, kaliwa tayo, pumunta tayo Patapat Bridge! Woohoo! Let's go! Banking-banking na! Woo! Grabe, napakalakas pa rin ang hangin dito mga boards! Ang lamig! Alas G's ng umaga, napakalamig! Woo! Okay, on the way tayo sa Patapat Bridge. Tara, mapunta naman ni Babe. Masilip natin, makapag-picture doon. Banking, banking. Sarap! Woo! Hindi ko alam kung makakapagpalipad din tayo ng drone sa Patapat Bridge. Nagno-notify kasi si DJI, eh. Nag-a-alert siya na strong wind daw. Pero sobrang lakas kasi talaga ng hangin. Napakatindi. Yeah, eh, napunta mo dati, babe. Blue Lagoon, dyan yun. Ayan, no? Blue Lagoon, papasok ka dyan. Oh, welcome to Blue Lagoon Beach. Dyan kayo nang galing. Woo! Ganda, shit! Yeah, maganda view dito, dagat. Sa gilid. Dito ako nag-thumbnail nun, no? Yung Ilocos ko. Kaya sinicture ako dyan, no? Diba? Yun na yung Patapat Bridge. Oh, yun, yun na yun. Na pagliko dyan yun o, ganda o dito yun, Patapat Bridge, welcome touchdown. Nakakamiss dito mga Ports, it's good to be back.
Dang! Yan na! Woo! Batapat Bridge! Let's go! Ayan yung tinatamba yan, yan yung kalsada na yan, oh. Ano? Ganda! Ayan yung mga tao rin, oh. Ayan yung mga turista rin. Ito ba yung nag-scrabble? Ay, iba. Iba na yung titinda. Pero yun ata yun. Tayo siya, wala masyadong tao. Dito. Pwede na dito. Dandaan ka. Ay, ingat ka na, babe, kasi yung daming matutulin dito eh. Ayan mga boys, nakarating namin dito sa Batapat Bridge! Yung first time niya makarating dito mga boys. Yan ang pinagmamalaki dito. Dito nagpipicture, oh. Tapos yan, oh. Kalsada dyan. First time ko nakapunta dito! Kamusta naman ang first Ilocos pagod food ride mga boy? Chill lang. Baka pwede pa natin gawin next week. Oh. Punta ulit tayo next week? Hindi, parang wala nga lang eh. Mamaya hapon, 5 PM, dediretso uwi na tayo Cavite, erecto na. Gusto mo ngayon eh. Wala ka, bye-bye nga to eh, dediretso na tayo. Wala. Alam mo ba, ang isang patapat, kaya siya tinawag na pata, dahil meron dalawang magkasitan. Matibig na trivia. Matibig na trivia. Trivia mga aborts, meron dalawang magkasintahan. Dito sila nagtapat ng pag-ibig. Isa't isa. Kaya patapat. Kaya dapat pag pupunta kayo dito, kasama niyo yung mga kasintahan. Wow! Oo, yung minamahal niyo. So mali yung punta ko dati, kasama ko mga kaibigan. Oo, kaya tignan mo hindi ka masaya. Wow! Ngayon ka lang sumaya, di ba? Nagtapat sila ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya tinawag na patapat. Wow! Daming alam mga boys, tumema. Ganun yun. Para sa mga history, sa kanya itatanong yan ha. Isipin nyo yung pinagdadaanan ko araw-araw mga boys. Ano pinagdadaanan mo? Nalilibang ka nga kapag nag-rides tayo. Hindi kayo inaantok, diba? Diba pansin nyo mga boys sa mga kwento niya, hindi siya inaantok. Dahil yun sa akin. Hindi ako inaantok mga boys kasi nasa likod ko tulog na. Paano ako antokin? At sa wakas, narating na rin natin ang pinakahuling destination natin sa ating pagudpod adventure. Ito ang Patapat Viaduct or kilala din sa tawag na Patapat Bridge. Ito ay isang kalsada na nasa mahigit 30 meters above sea level at may distansya na 1.3 kilometers na coastal road na matatagpuan dito sa munisipalidad ng Ilocos Norte. Ang kalsada na ito ay naguugnay sa Cagayan Valley Highway sa Lawag hanggang Maharlika Highway. Isa na siguro ito sa pinaka-iconic na stop kapag mabibisita ka ng Ilocos. At hindi makukumpleto ang Ilocos adventure mo kung hindi ka dadaan sa kalsadang ito. Patapat Bridge. Kapag pumunta tayo ng Patapat Bridge, mati, hindi biligay na ito scrapple. Itong gulaman. May mga sago kasi. Hindi, sobrang solid na itong scrapple na ito. Hindi siya kapitari na. Yung pangalawang punta ko dito, sabi ko, sobrang sarap na ito. Dalawa yung nakain ko. Sabi ko, papatikin ko sa kanya. Sa kanya, hindi siya kapitari na yelo lang. And dyan kami pumimpin. Sabi kasi ni Kuya talagang nilalasahan talaga nila. I mean, mas flavorful talaga, hindi lang basta yellow, food coloring. Sorry talaga yung scramble dito, kakaiba. Crappy. Tapos sa dulo naman, meron namang empanada. Nabili tayo? Hmm. Ano natin? Ewan ko, meron na nagluluto. At saka pag
ka pala. Sabi ko sa'yo. Sarap, no? Malinamnam. Sabi. May trivia na naman daw siya sa scramble naman. Alam niyo ba kaya ito tinawag isa? From the root word, rumble. Ibig sabihin, halo-halo. Okay. Dati kasi hindi nila malaman gumawa yung mga ano. Hapon kasi gumawa na ito eh. Hapon. So made in Japan pala to? Oo. Hapon kasi gumawa na ito. Hindi, ano, mekos-mekos sila. Indian yun. Indian yun. Mekos-mekos. Hindi yan yung lasa. Ano ba yung ginawa nila? Oh. Kaya naisip nila, what is this? Scramble. Doon na, ano, rumble. Nag-rumble-rumble kasi sa kanila. Oh. Tsaka halo-halo kasi yung trivia. Walang kwento trivia. Bigla na lang random. Scramble. Bigla lang nahulaan, scramble. Hindi, dinagdagan lang nila kasi... Ano ko yung trivia mo? Akala kasi nila strawberry. Okay na. Strawberry to. Okay na. Tawa na. Good sa, good sa. Strawberry to. So, rumble, strawberry, babe. Scramble. Okay na. Isang bitawan lang ng joke. Yun ang ano. Yun ang trivia na itong scramble. Okay, yun naman tayo. Tingin tayo na empanada doon maya. Mamaya, empanada naman ang trivia. Talo pa na ito si Kuya Kim eh. Wow, ang ganda ng background sa likod mo. Maganda? Wow! Okay pa yung kumakain. Ha? Nakain na siya ng empanada. Hindi pwede mawala ito, mga awkward. Ano to? Suka? Suka ketchup. Or are my visions just a one-way street? If they are, then that's okay. Okay. Parada na tayo. Mga board, so dito kami sa kalasaan, tapos na tayo kumain. So ngayon, pupunta kami sa beach ni babe. Gaano tayo. Magdodrone ulit kasi ang ganda ng panahon, no? Mga araw. You know? Ah, diba? Drone tayo, tapos picture-picture sa Bayligo. Bayligo kami bago tayo umuwi ng Cavite para tanggal pagod. Boom, mga Disney princess. Humpig. Madulas ka dyan. Sarap na maligo ngayon, nainit. Sunugan nga lang. Ba't sa ano, braso di tayo naglagay? Excuse me, sir? Ay, kasama akong Power Ranger. Excuse me, sir? Taga. Is this a sa Woody Beach? Ay, ano to? Thailander? Alright, mga port. So, dito tayo sa South Beach. Yan, dito na kami. Nakabalik na kami ni babe. So, ubusin na lang namin natitira naming oras dito. Para mag-enjoy sa beach. Mag-swimming. O ngayon, mag-swimming na kami. Mag-lulub-lub na kami. Alright, tignan natin. Medyo malakas, may alon lang ng konti kasi malakas yung hangin. Pero ganda ng kulay ng tubig, oh. Diba? Alright, mga boards. So mamaya, uwi na rin kami. Kaya kailangan mag-relax na lang muna. Magti 3 PM na, so 3 PM na actually. So 2 oras na lang bago kami umuwi. Enjoy natin itong beach. Alright, let's go. Love is holding all the cards. It always kept me in the dark. Never thought I could shake this heartache until I saw your light, and it's got me feeling like life is good, yeah. Life is good. Tubig dito, napakalamig, sobra, as in. Nandito na tubig, kaso hindi ko na ilulublub yung GoPro. Baka kaleche na naman tayo, mga birds, eh, no? Ganda, oh. Last lang ng alon ngayon kasi usually pupunta kami rito mga Burmans, kalmado lang yung tubig mga ports eh. Kaso kasi ngayon, ang lakas ng hangin talaga, sobra. Kasi napakalamig. Ice bucket challenge! Sige! 10 minutes ka sa ano? Oh, mamatay naman ako yun. 10 minutes! 1, 2, 3, go! Lubog!
Oh! Lumim! 1, 2, 3. 10 minutes! Sige, tara, kayo muna tayo. Ay! Sarap! 1, 2, 3. Lubog ah! 1, 2, 3. Lubog! Asin ulo! Pati ulo! 1, 2, 3. Lubog pa! Lubog! Ay! Ay! Nasa freezer pa! Lamig no? Grabe! Ba't nagkaganito yung tubig dito? Sobrang lamig! Kung umabot ka sa part ng video na to, napaka-solid mga ports. And always remember, ride safe lang, have fun, and always, peace out! Sana nag-enjoy kayo and kita-kits sa susunod na travel adventure! Kita-kits sa susunod na trivia! Si Ate Kim! Alright, takpa muna! Bye-bye! Bye.